So eto na nga po mga kaibigan, L.A. Tenorio ay tinuturing na susi ng Barangay Ginebra sa pagkapanalo nila sa Game 3 kontra sa TNT Tropang Giga. Magkakaroon ulit ng panibagong adjustment sa Game 4. And before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. And then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po sa naging Game 3 ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga mga kaibigan. Hindi nakaporma yung magandang performance nga po mga kaibigan ni RHJ, no? At nakita naman natin parehas mahigpit at malakas ang depensa ng dalawang koponan dahil ang score, final score 85-73. Pero maraming nakapansin mga kaibigan na ang nagdala ng laban ng Barangay Ginebra simula ang makabalik po, no? Itong si L.A. Tenorio dito sa Barangay Ginebra at nakapaglaro na, so far talagang condition na condition siya. Ang ganda po ng kanyang pinakita ng mga highlights. And so far, ilang puntos din yung kanyang nagawa mga kaibigan, which is nakapag-ambag ng malaki dito nga po sa Barangay Ginebra. Kaya po sila nanalo dito sa Game 3. Ang sinasabi natin mga kaibigan, kahit etong si RHJ, no, ay na-control, no, ng Barangay Ginebra, hindi nakaporma mga kaibigan, hindi lumabas yung kanyang galing dahil nga po talaga pinalakas ng Barangay Ginebra ang kanilang depensa o offensa para mapigilan itong si RHJ na talagang tagapuntos mga kaibigan ng TNT Tropang Giga. Hindi nagkontra, no, o hindi nila nakontra eto nga pong sistema ng Barangay Ginebra nang maglaro na eto nga pong si L.A. Tenorio. Marami ding nakapansin na dapat po i-improve, no, ng big man ng Barangay Ginebra na si Japet Aguilar yung kanyang shooting po sa labas dahil madalas po siyang nai-intimidate dito nga po kay RHJ. Ang nangyayari ay nasusupalpal na lamang siya imbis na naititira yung bola mga kaibigan. Kapag ganun mga sitwasyon kasi dapat focus ka lamang. Huwag mong iisipin na may susupalpal sa'yo o mas lalapit dahil mas mai-intimidate ka, hindi maititira. Yun po ang nangyayari dito kay Japet Aguilar, which is hindi naman nangyayari dito nga po kay L.A. Tenorio. Nakita naman natin, tira lang siya ng tira, no? At lahat halos po yun ay pumapasok. Ang laki na naiambag na puntos nun mga kaibigan. Si Justin Brownlee natin mga kaibigan, so far maganda naman yung pinapakita pero nahihirapan din siya, no? Alam nyo yung adjustment talaga, paulit-ulit yan nangyayari. At si Justin Brownlee talaga, nandun siya sa times na pinupukusan niya itong si RHJ mga kaibigan, no? Dinedepensahan niya talaga mabuti dahil nga nung huling laban, no, or nung game 2, nakita natin so far itong si RHJ ang may pinaka magandang puntos dito nga po sa TNT Tropang Giga. Siya yung nagiging banta kaya natalo po, no, ito nga po ng Barangay Ginebra. Ito namang si Scotty, nakita natin so far maganda rin, no, kahit paano naka 15 points siya, 4 rebounds at 4 assists, no, which is nakapag-ambag din kahit papaano ng malaking dagdag na puntos dito nga po sa Barangay Ginebra. Ang sinasabi natin dito, kung mamapanatili po ng Barangay Ginebra ang kanilang magandang sistema, especially pagdating ng second half, gamitin itong si L.A. Tenorio, si Japet Aguilar, no, hindi pinagod ng first quarter. Si Justin Brownlee magamit yung kanyang mga beater shot at lumakas ang depensa. Sure ball, magkakampi ng Barangay Ginebra mga kaibigan. Kaya naman, inaasahan sa game 4 ng Barangay Ginebra at ng TNT Tropang Giga ay panibagong sistema ang gagamitin ng Barangay Ginebra para hindi po mabasa ng TNT Tropang Giga. Kapag umulit kasi ay mangyayari dyan, mababasa at mababasa, mapaghahandaan. So ilang mga update natin, and please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.